Magandang gabi mga kapwa ko technician. Meron tayong gagawin ngayon, itong DAWA DBR. DBR ito ng isang customer ko. Yung problem daw nito, HDD not detected. I-test natin guys kung yun nga yung problema niya. Yung kanyang power. Saksak natin. Ayan, meron siyang power. Ayan, nag-boot na siya. Ayan. Loko din ito si Kayagi, ano? Ayan na yun. Pag-grabe, magpatawa ko. Medyo matagal yung pag-boot niya. Ayan. Ayan, tumulog na siya. Makikita sa kanyang error, ayan. No HDD, HDD error. Ibig sabihin, hindi na de-detect yung kanyang hard disk. Kaya nag-error siya. Ayan. So, yung gagawin natin guys, buksan natin tong unit. Ayan, nagbi-beeping siya kasi hindi niya ma-detect yung kanyang hard disk. Ihinto lang yung kanyang pagbibip pag meron na siyang hard disk. Okay, buksan natin. Okay guys, buksan natin unit na to. Tingnan natin kung ano dahilan bakit ayaw ma-detect yung kanyang hard drive. Tingnan kung ano yung dahilan. Hindi tayo siya ma-detect. Okay. Simple lang naman tong ano niya. Ito yung kanyang hard disk. Ito yung kanyang mainboard. Ito naman yung kanyang SATA cable na nasa data. Ito naman yung kanyang power supply cable. Dahil hindi ito na-detect, yung posibilidad na maging sira nito, either itong hard disk na mismo o walang supply yung hard disk or walang data kasi hindi siya na-detect eh. Ang gagawin natin ngayon, umpisa muna tayo sa voltage check. Kung kompleto yung supply, palit tayo ng hard disk para malaman natin kung ano talaga naging sira. Okay, saksak natin. Power. Kabit na rin natin yung kanyang video para namumonitor natin siya. Antayin lang natin ma-detect itong hard disk niya. Bago natin, bago tayo mag-voltage check. Yung ating tester. Lagay lang natin sa 20. Kasi 12 lang naman ito, tsaka 5 volts. 12 tsaka 5 volts. Yung red yung 5, yung yellow 12. Error, hindi niya na-detect. Ayan, kung mapapansin nyo, no HDD, HDD error. Ibig sabihin, hindi talaga na-detect yung kanyang hard disk.
Yung gagawin natin, voltage check tayo. Ito, tingnan natin yung voltage. Body ground lang. Yung block natin test para dito sa body. Kanyang ground. Tutukan natin tong kanyang 5 volts. Tapos yung 12, 11.92, 93. Magalaw itong ano, yung kanyang 12 volts. Kung mapapansin nyo yung voltahe niya, nag-ano, nagpa-fluctuate. Ayan. Itong kanyang 5 volts. Stable lang siya guys, oh. Sa 5.03. Hindi siya nagpa-fluctuate. Pero yung kanyang 12 volts, kung mapapansin nyo, ayan, magalaw siya. Hindi yung stable yung kanyang supply. Pero meron pa rin siyang 11.92. Kaya may posibilidad na yung sira itong kanyang hard disk. Siguro nasira to dahil yung kanyang supply hindi stable. Nagbabari yung kanyang supply. Susubukan natin magpalit ng hard disk para malaman natin kung sira na talaga to. Ito yung ipapalit natin. Yung ordinaryong hard drive lang. Para lang masubukan natin kung ano talaga yung kanyang sira. Okay, patayin muna natin. Lagyan natin ng papel para hindi mo short. Ito yung kabit natin. Ayan. Power natin ulit. Tingnan natin kung anong pinagkaiba. Good itong hard disk. Ginagamit ko ito sa PC ko. Antayin lang natin guys na ma-detect yung hard drive niya. Kakape muna ako. Ayun. Nagpalit na tayo ng hard disk pero hindi pa rin yan na-detect. Kung mapapansin nyo, ayan, no HDD pa rin. Pero wala na siyang HDD error. Pero no HDD. Butong hard disk ko guys, ginagamit ko to. Pero hindi niya na-detect. Voltage check ulit tayo.
monitor natin yung kanyang boltahe sa 5 volts. Ayan. Sa 5 volts. Sa kanyang 12 volts. Ayan, baliktarin ko lang para hindi siya maging negative. Ayan guys, kung mapapansin nyo, hindi stable yung kanyang supply sa 12 volts. Ayan, kitang-kita naman. Nagpa-fluctuate siya. May 11, may 12. Pag tumagal yan guys, sisirain niya yung hard disk. Ayan, fluctuation. Ibig sabihin, may problema tayo dito sa board kasi nagpa-fluctuate yung kanyang supply. Either itong dalawang kapasitor, pwede natin palitan to. Pero yung gagawin muna natin para malaman kung sa supply nga yung problema, maglalagay tayo dito ng supply, iwalay sa kanyang main board. Susubukan natin guys. Yung kakabit natin supply siguro yung sa desktop para meron siyang SATA. Okay, patay muna natin. Okay. Okay guys. Yung gagamitin natin itong power supply ng desktop computer. Dahil marami itong kable, kaya meron itong SATA. Ayan. Ayan yung kanyang SATA. Yung gagawin natin, dito, dahil may problema tayo dito sa supply ng mainboard, kukuha muna tayo dito sa power supply ng computer ng 5 volts tsaka 12 para pag nag-stable at tsaka ma-detect yung hard disk, ibig sabihin dito sa mainboard yung problema natin. Okay, tanggalin natin to yung kanyang supply, papalit natin itong kanyang supply ng computer. May mili lang tayo guys, marami naman to. Ito na lang siguro pinakadulo. Ayan, yung supply ng mainboard. Ihang ko muna to, tapos yung gagamitin natin supply, itong sa computer. Okay. Supplyan natin to. Supply.
Okay. 5.04 ang kanyang supply. 5.04 yung kanyang 12 volts naman. Tingnan natin itong kulay yellow. Ayan, 12.17, 12.18. Okay. Okay yung ating supply. Ngayon, yung gagawin natin, plug na natin tong unit niya. Ito, supplyan natin. Antayin lang natin ma-detect yung kanyang hard disk. Tsaka tayo mag-voltage check. Ayan, kung mapapansin nyo guys, na-detect na yung kanyang hard disk. Ito na siya, meron na siyang mark dito na ano, kulay green. Kapag meron na siyang camera, automatic magre-record na yan. Ibig sabihin, na-detect yung kanyang hard disk. Nung nag palit ng nung naglagay tayo ng supply galing sa ibang power supply, na-detect tong kanyang hard disk, yung bago na pinalit ko. Ibig sabihin, may problema tayo sa board dito dahil nagpa-fluctuate yung supply dito, kaya hindi niya mababasa yung ano ng kanyang hard disk. Ngayon, yung gagawin natin, lipat natin tong supply tsaka yung data niya doon sa original para malaman natin kung sira na talaga yun. Okay? Patayin muna natin. Lipat natin yung supply. Tayo. Sandali. Okay guys. Nilipat na natin dito sa original. Titingnan natin kung lalagyan natin ng supply galing sa ibang power supply, hindi dito sa main board, kung madedetect na. Pag hindi pa rin madetect, ibig sabihin nasira na to. Siguro yung dahilan ng sira nito dahil fluctuation yung supply na pumapasok dito. Antayin natin na ano, supplyan natin yung kanyang yung DVR. Yan. Antayin natin ma-detect yung hard disk. Pag error pa rin, no HDD detected, ibig sabihin, bumigay na talaga to. Loading pa siya.
socialize. Ayun. Makikita nyo guys, no HDD pa rin, HDD error. Ibig sabihin, sira na talaga itong original niya. Kahit maglagay pa tayo ng ibang supply, hindi na yung sa mainboard, talagang wala na. Dead na to, kailangan na natin palitan. Ngayon, yung gagawin natin, dahil hindi naman pwede na ito gagamitin natin, re-repairin natin itong mainboard. Kung mapapansin ninyo yung kapasitor na yan, yung dalawa, magkatabi ito. Palitan natin to, dalawa na yan. Titingnan natin kung mag-stable yung supply dito. Okay? Okay. Bakasin natin itong board niya. Tanggalin natin itong dalawang kapasitor. Palitan natin itong dalawang kapasitor. Yung ito, palitan natin yun. Okay guys, ito yung ating pamalit. Balipalitan na pala natin, tatlo na. Isa, dalawa, tatlo. Yung kanya mga filter kapasitor. Yung value nito, 470, 16 volts. Ang ipapalit natin ito, 470, 25 volts. Pwede na ito. Baklasin natin guys. Double-sided kasi ito, kaya medyo mahirap baklasin. Ayan, ito na siya. Isa-isa lang natin papalitan. Ayan.
natin. Isa naman, pangatlo. Linisin natin, guys. Hindi tayo magka-problema. Palitan na natin tatlo. Ito yung kanyang pinagpalitan. Test ulit natin kung meron yung pagbabago.
Tapak na natin, guys. Tingnan natin kung may pagbabago. Okay, guys. Ito na. Test natin. Ito yung ating tester. Lagyan natin sa 20. Yan. Check natin ngayon. Plug natin. Antayin natin ma-detect yung kanyang hard disk. Ayan, loading pa siya. Sana ma-detect na. Kung na-detect yan, guys, ibig sabihin sa power supply lang yung problema. Sa kanyang main board. Kapasitor lang naman pinalitan ko. Ayun. Diba? Mapapansin nyo, meron na siyang green na marker dito. May sabihin, pag may camera yan, automatic magre-record na yan, guys. May sabihin, na-detect na siya. Ngayon, yung gagawin natin, check ulit natin yung supply. Compare natin sa kanina na nagkakaroon siya ng fluctuation. Kung nagpalit tayo ng tatlong kapasitor, na-detect na itong hard disk natin. Ngayon, susukatin ulit natin yung kanyang voltage. Kung meron pang fluctuation. Dito tayo sa 5 volts. Ayan. Okay yung 5 volts natin. Ito yung kanina 12 volts, yung nagpa-fluctuate. Minsan 12, minsan 11. Check natin. Ayan. 11.97, 96. Ibig sabihin, okay na yan, guys. Hindi tulad yung ina, ang laki ng fluctuation. Ibig sabihin, may problema yung kapasitor natin. Ayan. Stable na siya. Kung mapapansin nyo, hindi na siya nagbabuzzer. Tapos ayan, na-detect na siya. Ayan, same pa rin. Okay, guys. Nilagyan ko lang ng dalawang screw dahil hindi pala nakakakabit kanina. Sukatin ulit natin yung voltage sa 12 volts. Ayan, 11.99. Ayan, stable na siya, guys. Yan. Ibig sabihin, dito na talaga yung naging problema, tatlong kapasitor. Ano ba yan? Okay, guys. Matest ko na siya ng matagal. Kalahating oras. The same pa rin yung voltage niya. Hindi pa rin nagbabago. Ibig sabihin, yun lang talaga. Yung naging sira niya yung tatlong kapasitor. Okay? Yan lang.